batok ng ating titikman. Dahil ang bida sa handaan, lechon! Hi, Sir Mark! Hello po! Ilang years na ba kayong gumagawa ng lechon? We started 1965, so that is around 60 years, almost 60 years na rin po. Grabe! Talagang so, dito ka na talaga lumaki sa lechonan. Okay. Yes, ito na yung mga na-chop nating mga ingredients. Lahat ito ilalagay dito? Yes, ma'am. Bakit may bell pepper? Hindi naman maanghang ang bell pepper di ba? Pero mabango siya. Yes, medyo. Mabango siya. At saka meron din namang may gusto na medyo maanghang na lechon. So, yan, dadamihan mo na lang. Ang napansin ko dito sa cooking sa Iligan, very aromatic. Mahilig dun sa mabango, matanglad. Yes, kaya ginagamit din namin is the kawayan, hindi yung ano, hindi yung bakal. Steel bakal. Kasi, kawayan. Yes po. Bakit? Para sa amin kasi mas maganda, the more organic siya. Mas maganda, mas masarap yung tara. May nare-release din na certain amoy. Aroma yes. At amoy yes, yung, ano, yes, yung kawayan. Yes po. Pagkatapos maghalu-haluin ng mga sangkap, sunod naman itong ipapalaman sa loob mismo ng baboy. Pagkatapos, tahiin ito gamit ang kitchen twine. So, napalamanan na natin yung baboy. Native na baboy ito. Ngayon, ang gagawin natin, papahiran ngayon natin siya para maganda yung kulay ng balat ng baboy. We'll also bring a little bit of sweetness sa skin. May konting tamis. Yes, ma'am. So, meron kang maalat-alat doon sa loob na medyo maanghang ng kaunti. Tapos sa labas ng baboy, medyo, dun sa balat, may konting-konting tamis yes, lang. Yes, ma'am. It will also bring color sa lechon. Oo. So, ang ginagamit natin dito ay pure brown sugar. Hindi po ito yung refined na brown sugar. Yung talagang bago pa siya pinroseso. Ito talaga yung purong-puro. Mas puro pa kasi sa muscovado kasi may pait-pait pa siya ng kaunti. Dito din sa pagpahid, one stroke lang tayo. Kung pababa, pababa na rin lahat. Sa kulay kasi po, kasi kung hindi siya evenly spread, yung kulay magiging yung may part na white, may part na lutong-luto na. So, ito na yung lechon natin. Pwede na ngayon itong i-roast. Yes po. Okay, let's do it. Pagkatapos ng 2 oras na roasting, ready ng kainin ang tinaguriang World's Best Pig.